Wala magandang ilog dito sa Pilipinas. Dagdag ko pa itong kupat pagong nabakod. Sinisira ng mga itsyong walang damit na naliligo dito sa ilog ang kagandahan ng kalikasan. Bibili sa ratang po nabakod kung walang mga inyong naliligo at ninirahan dito sa ilog. Kanalang kasi binibigyan ang pangalaga ang pagkakumuhan ng siyensya. Tumahimik ka, Benzay. Kanarasaan lamang ang kailangan ng mga tao para tumandang ilog pasa. Hindi! Kataliniwala siyang kailangan! Hindi mo pa sa pano magkita at mabigyan luna sa baguhangin at ikulik kong inupasin? Isang simpleng problema naman, simpleng solusyon. Gumawa kayo ng kanal pagpasok sa at paglabas sa ilog. Ang kanal na ito ang maglalago sa Maynila at tabunan ng ilog pasig. Sa gayoy, hindi maagsaya ang lupa at iklip ang paglalakbay. At mawala pa ang dapong mababaw. Patawarin niyo ako, kaibigang Simon, ngunit hindi ako sangayon sa iyong balak. At maraming kalaki ang mauubos at marahil may mga bayan tayong sisirain. Sa gayon, sirain ang bayan. At saan naman tayo kukuha ng salabing ibang pasahod sa mga gawa? Huwag sila pasahurin. Pagawin ang mga bilanggo at mga presidaryo. Hindi sila sasapat, you know? Kung hindi sila sasapat, pagawin ang mga mamamayan, mga matatanda, mga binata at mga batang lalaki. Sa halip na 12 araw, ay gawing 3, 4 o 5 taon. Simon, ang parangian ay... Nagimagsikan? Nagimagsik ba ang mga taga-Egypto? Nagimagsik ba ang mga Hudyo laban kay Tito? Mahina pala kayo sa kasaysayan. Ngunit hindi taga-Egypto o taga-Hudyo ang iyong mga karap. Ang bayang ito ay walang plano magimagsik. Kamusta na si Kapitan Tiago? Mabuti-buti na po si Kapitan Tiago, Kapitan. Kamusta ang kuko sa pagkakadun nga ng wikang Castilla? Tinataya ko hindi may sa katuparan, iyon. May sa katuparan ko. Ang inintay na lang po namin ngayon o bukas ay ang paintulog. Si Padre Irini ang inandugan namin ang dalawang kabayong pastoryo na sa amin siya ng ako. Makikipagkita po siya sa Kapitan General. At ang magtuturo? Meron na po. Kalahating Pilipina at kalahating Castilla. At ang bahay? Pinairan po ng mayaman si Makaraeg ang isa niyang bahay. O sige, aalis ka po ako. Nga ba ang sabi ng amay mo tungkol kay Paulita? Pinangaralan ako tungkol sa pag-asawa ni Paulita. Si Paulita ay walang katulad. Isa siyang maganda, mabait at mabuti. Isa lang ang kapintasan niya. Ano yun? Ang pagkakaroon ng isang aling diwali sa langit at lupa. Kumusta na, Senyor Basilio? Kaibigan ko nga po pala, si Sagani. Siya ba'y kababayan? Hindi, ngunit siya ay nasa kabilang bayan lamang. Nabalitaan ko nga ro'y ang mga tao hindi makabili ng alahas. Hindi kami bumibili sapagkat hindi ito kinakailangan. Tara, samahan niyo ako. Uminom tayo ng cerveza. Salamat na lang po, ngunit di kami umiinom. Ganoon ba? Sabi ni Padre Camura, ang pag-inom ng maraming tubig ang sanay sa kakulangan ng mga tao sa Pilipinas. Sabihan niyo si Padre Camura na ang pag-inom ng lahat ng tubig ay kamabuti, di bali alak o serbesa. Kaya gayon, hindi siya maging bulong-bulungan. Nakakamangha ka, Ginoo! Babalik muna ako sa itaas. Kayo'y mag-iingat. Akala ko ay kakilala mo siya. Hindi, ngunit nakakamangilabot siya. Siya kasi ang tagapayo ng Kapitan General. Anong problema dapat?
Ang mga prelya, umaabuso na sila. Tinataasan na naman nila ako. Palagay, marahin. Bulit din dito, nararapag, umaabuso na sila. Pero nais mo kanyari. Itataas ko ito sa hukong. Kung itataas mo ito sa hukong, may wala kasiguraduhan. Papanigan ka nila. Isa kang indyo. Alam ko, ma. Kung dugot pawis ang pinuhunan ko sa lupang iyon, dugot pawis nila nang dadanak sa kanila bago nurunso. Nasaan ang upa ang 200 piso? Anong nangyari, ama? Wala. Ibigay mo na ang upa. Hindi ko ibibigay ang lupang ito sa'yo. Ibigay mo na! Mamamatay mo na ako bago ko ibigay ang lupa ko sa'yo. Dakpin siya! Hindi! Huwag! Kayo! Anak! Huwag! Pari, kung ba kayong tulungan nyo? Ako tinawad namin ng loob. Ngayon ang 3 taon na ang nakaraan. Tapok din ito ang nilating natin ang ating sakit. Sino ba ako sa akala mo? Isang taong tinatangi at ginagalang ko. Balik ako rito upang ipangiganti ang mga Pilipinong naapi. Maglalabing taon na ang nakaraan. Hindi ko akalaing laganap na ang lason sa mga utak ng ating mga kababayan. Ano ang nais nyong mga yan, Ginoo? Nais kong maging magsik laban sa pamahalaan at nais kitang isama upang ipagigante ang iyong kapatid at ina. Salamat sa pagtitiwala, Ginoo. Ngunit napakalawak na aking pangarap. Nais kong makapagtapos na pag-aaral at maging isang doktor. Nais mong magtrabaho sa pamamahala ng mga praili? Na haya at hayaang magtiis ang iyong mga kababayan? Ngunit ako'y dihamak na estudyante lamang, Ginoo. Wala akong katayang magigante. Nais kong magipagigante ang aking inay. Wala rin ako magagawa. Hayaan na lang natin ang kaluluwa nila. Hindi ko ninais na itago mo ang aking lihim. Pero sa oras na magbago ang iyong desisyon at naisin mong sumanib sa amin, puntahan mo lang ako sa amin. Opo, Ginoo. Lumiban ka na at ika'y gabihin. Sigurado ka na ba sa desisyon mong huli? Magpapalipin ka ba kalima na pensya? Hindi ko man gugusto lang, wala akong magagawa. Ngunit di pa rin sapat ang pagtubos kay ama. But literally, naibenta ko na lahat ng agos na mayroon ako. Maliban sa ibinigay ni Basilio, ngunit di pa rin sapat para pagtubos kay ama. Aalis na po. Ang galing ko talaga! Panalo na naman! Oh, Simon! Nandyan ka na pala! Sumali ka sa amin! Magandang umaga po, Kapitan General. Ano, may papagiging ko sa sa'yo? May mga kabataan po na nanghingi ng paintulot na magtayo ng wikang Kastila. Ano sa palagay niyo? Sa akin pa siya, ang kahilingan ay makatwiran. Nagtataka ako kung bakit matagal na panahon itong pinagukulan ng pansin. May mga bagay na dapat isaalang-alang. Ano iyon? Bukod sa hindi napapanahon ang ninanasa, bukod sa kahilingan ay may anyong pagsaklaw sa aming kapangyarihan. Kahilingan ay kahina-hinala. Iyay isang payapang pagbabangon, isang paghihimagsikan na sandata ay papel selyado. Pagbabangon? Paghihimagsik? Alam niyo, ang kahilingan ay pinamumunuan ng mga binata. Kilala sila sa pagkamakabago at paggalulan. Isang binatang nagngangalang sa gani. Binatang hindi matino at siya isang pamangkin ng isang paring katutubo. Siya ay tinuturuan ko at kinagigiliwan ng gayon na lamang. Naiibigan ninyo? Meron ding isang makaraig. Siya ang mayaman tinutukoy ko sa inyo, ang kinatutuwang mabuti ng kondesa. Ah, siya! Isang nagangalang Basilio na nag-aaral ang panggagawa. Tala ang mga pangalan. Ngunit, General, bakit natin papasamain ang loob ng mga binatang iyon sapagkat ang kanilang kahilingan ay naglalagdas sa mga utos ng hari? Ngunit ang mga indyo ay hindi dapat matuto ng wikang Kastila. Gusto na pag-aaway mga kasama. Ako'y katayin mo na wala pa akong agahan. Kami rin lililiba na. Maraming salamat, Kapitan General. Makakamit na rin natin ang ating kahilingan. Sana ay may patupad at sa nangyunan na ni Kapitan General ang ating panukal. Wala na tayong katiyakan, eh hindi natin narinig ang kanyang buong pulong. Tiyak na yan, sapagkat naniniwala ako kahit na isang araw man lay dinggin nila ang ating hingi.
Walang kasiguraduhan. Bakit parang lumalabas na wala kang tiwala kay Padre Arine at kay Makaraib? Magdiwang tayo, mga kasama at tagumpay! Magdiwang tayo! Mabuhay ang wikang Kastila! Kaninang umaga ay nakita ko si Padre Irene at sinabi niya sa akin na sa Los Baños hinanap ang pagpupuri. At saksamang palad, lahat ay tumutol. Ngunit, hinayaan na nilang ang katastaasang lupo ng paralang primarya ang maghatol. Ngunit, hindi naman kumikilos ang lupong iyon. Pero din ang sinabi ko Padre Irene. Ngunit sabi niya sa akin na si Don Custodio, isang sangguni ang magdidesisyon. Paano kung laban sa atin ang desisyon? Sinabi ko na rin yan kay Padre Irene. Ngunit sinabi niya sa akin na malayo ng ating tinamo. Nagawa na nating hilingin yan. At sinabi niya sa akin na kung makipagkilala na tayo kay Don Custodio, magagawa nating hilingin ang kanyang pagsangayon. Sa paano paraan naman natin siya makikilala? Dalawang paraan na sinabi sa akin ni Padre Irene. Ang inchip na si Quiroga! Ang mananayaw na si Pepay! Hindi naman siguro masama kung ating susubukan ang mga paraan hindi ito'y mahalay tingnan. Kakausapin ko muna si Ginoong Pasta. At kung ako hindi magtagumpay, tsaka na natin gawin ang mga ibang paraan. Marahil ay tama si Isagani. Tsaka na tayo magpasya kung meron na resulta sa pag-uusap niya kay Ginoong Ayos naman po ang kanyang kalagayan. Mabuti naman po ganun. Naparito po ako sa inyo para mamagitan sa aming pali. Kapag sakaling pumunta si Don Custodio dito, kayo ay lubos naming pinagkakatiwalaan. Ayaw ko makialam sa ganyang mga usapan. Oo, nangunguna ako sa pag-ibig sa lupa sa nilaman at ang hangad ang paulan. Ngunit di ganun kadalang sumukong. Masala na aking kalagayan. Marami akong ari-arian at kailangan ko na ibayong pag-ibig. Hindi mo na may hangad na ilagay kayo sa kalipitan. Kahit kakaunti lamang po ang ginalaman namin sa mga batas at pagpapasya ng bayan, isa lang po ang aming layunin sa pamahalaan. Magkakayanga lamang sa kami sa pamamaraan. Nahangahang ang kasagutan, ngunit ako din niyo pa rin mapapapayag. Mas makakabuti iwan nila lamang sa pamahalaan ang mga bagay ninyo. Nahulaan ko po ang ibig ninyong turan. Hindi, hindi yan. Ang ibig kong sabihin, nasa ng ating sarapin. Ayan po. Meron sana ako sasabihin sa'yo, ngunit nakalimutan ko na, nasa dulo ng aking iyo. Kung alam niyo lamang kung anong kagaluhan ang nasa ulo ko ngayon, marami pa akong gawain. Sige po, alis na muna po ako. Kaawaawang binata, ang mga haka niyo sumasaisip ko minsan. Mga putong na Loren, mga tuyong dahon na tumatabing sa mga tinik at tuod. Hindi kabuhayan yan, hindi karangalan yan. Hindi yan magbibigay ng kakanin at makapagpanalo na usapin. Kawawang binata, kawawang Dorothy. Tuloy, tuloy. Pasok kayo sa ating napakagandang bahay. Halika dito, may pag-usapan tayo. Nasaan ang 9,000 piso na inutang mo? Wala na akong pera. Nalulugi na ako. Babawasan ko lamang yan kapag itinago mo ang mga armas sa kahit saan. Sige, papayag ako. Huwag kang mag-alala. Ililipat ko lamang yan kapag may magsisiyasat. Sige, papayag ako. Pumasok kayo sa aking tanghalan, kikita nyo rito ang ulo ng sasalita na bawang kapitahan. Nasaan kayo mga sarangin? Ito ay galing Egypto. Natagpuan ko ito sa piramide nito. May laman itong
abo at kapirasong papel. Bigkas ng mga salitang nasa papel ay mabubuhay ang isang isa. Amoy bangkay! Amoy anim na putang kay! Oh. Amoy simbahan! Di-remove! Itinangan na ako sa panahon ni Amais. Galing ako sa paglalakbay sa Grecia, Assyria, at Persia. Pagdaan ko sa Babylonia ay nagpatuklas ako ng isang lihim. Sa takot nila na ibunyag ko ang kanilang lihim, ay tinasangkap pa nila ang banal na batang sa dito. Paano kaya pinahamak ng batang sa sacerdote? Pumibig ako sa anak ng isang sacerdote, ang batang sacerdote ng abid Diyos ay may dating dito. Gumawa itong nakaguluhan at ako ay ibinuong na may kasalanan. Ikinulong ako ngayon tumapas at pagpunta sa lawa ng Moris. Pero doon ay pinatay ako. Sa kabilang buhay, ay nasaksihan ko ang paghahalay ng batang sacerdote ng aking minamahal. Maganti ako, humanda siya. Mahabag ka! Dapat ipagbawal ang tanghalang ito. Pero ano, hindi ginagamitan ng salamin. Magkasa na talaga. Hindi na ako babalik doon. Sinusumpa ko ng pag-aaral. Kaya itong mga to sa panirang araw. O anak, andito ka na pala. Akala ko may klase ka pa. Inahiya nila ako sa mga klase. Ano? Ano na lang ang sasabihin ko sa tatay mo kapag kami nagkita? Patatapusin pa kita ng pag-aabuga siya. Labas mo na ako. Natalon mo na ako sa dagat bago ako mabalik sa pamantasan. Oh, Simon! Oh, kaibigan! Mare mo ba akong tulungan makapunta sa Hong Kong? Halika mo muna. Sama ka sa akin sa kalye Harris. Saan ang mga pulbura? Nasa mga sako. Ang mga bomba? Nakahanda na ang lahat. Mabuti. Lumakad kayo ngayong gabi at makipag-usap kayo sa tinyente. Sabihin yung kabesa at sasagot siya ng talis. Bakit po? Meron po bang bagong mangyayari? Oo. Mangyayari sa loob ng papasok na linggo. Ngunit hindi pa po nakahanda ang distrito. Akala po namin ay susunod pang Kwaresma. Huwag na sila. Hindi na sila kakailanganin. Kapag ipinagliban pa, marahil patay na. Sandali na lamang at magkikita na tayo. Himagsikan ang nagpalayo sa iyo sa akin. Himagsikan din ang magpapalapit sa atin na sa akin na ang tagumpay. Hindi na ako maaaring umurong. Ano na nga ba ang nangyari sa pagpasya sa akademya sa wikang Kastila? Ang alam ko, si Don Custodio D. Salazar E. Sanchez de Montalodonto ang magpapasya tungkol dito. Sino ba yun? Siya lang naman ang natawag na Bernatinta at isa din siyang aktivista sa pamamahala. Ang alam ko nga, tumira pa siya sa Europa ng panandalian upang magpagamot. Ngunit, dahil nga hindi siya masyadong nabibigyan ng atensyon doon, ay pinasya na lamang niya na bumalik dito. Mga Indio nga naman, wala nang magawang maayos at kahanga-hanga. Walang angking talino ang mga Indio na dapat ipagmalaki dahil pag ganun, masasawi lamang sila. Ano ba yan? Anong gagawin ko? Paubos na ang aking oras sa pagpapasya. Kailangan ko na itong mapagdesisyonan. Ah! Napakagaling ko talaga. Ang aking pagpapasya ay natapos na. Kumusta nga pala si Kapitan Tiago? Mahina ng kanyang pulso. Wala
bigla na kumayos, bilang nga ba'y gumalat na ang lason sa kanyang katawan. Parang Pilipinas, habang tumatagal, lalong humihina. Napansin ko hindi mo ginagamit ang mga aklat na binigay ko sa'yo. Hindi naman sa kanya. Tila ba'y wala kang pagmamahal sa bayan? Mag-uumpisa na mamaya ang himagsikan. Wala na ang universidad. Wala na mga prele. Makagamit na natin ang kalayaan. Naparito lamang ako upang ipagtanong kung gusto kang sumali sa amin. Ano ang pipiliin mo? Ang kamatayan o ang kinabukasan natin? Hindi ko alam. Magpasya ka! Ano ang gagawin ko, Ginoo? Ikaw ang mamumuno sa isang pangkat. Sasalakayin niyo ang Santa Clara at ilalabas niyo si Maria Clara. Ngunit uli na kayo, Ginoo. Patay na si Maria Clara. Ano? Patay na si Maria Clara? Hindi totoo yan! Buhay pa si Maria Clara! Ika-anim ng hapon nang siya'y mamatay. Nandun ako sa kumbento upang makabalita at sinabi nila lahat sa akin. Ito ang sulat ni Padre Salve na dinadala kay Padre Arine. Ay, alam ka ba sa ganap na paghihimagsik? Wala. Mauna na ako. Marami pa akong gagawin. Okay. Basilio, nakapunta ka ba sa ako na ng mga mag-aaral kagabi? Hindi. Kasama ka ba sa kasapi ng mga mag-aaral? Nabigay lamang ako ng aking hambag. Kung gayon ay umuwi ka na at kunin ang mga papel ng mga kasama sa inyo. May kinalaman ba ang mag-ahalas dito? Wala. Kaya kung sino daw ang sumugat dito, panayin mga estudyante ang sakto. Walang pasok! Walang pasok! Walang pasok! Kuminto ka. Ano ang pakay mo dito? Nandito ako para sa kaibigan ko si Makaraig. Padaanin niyo siya. Kaibigan, anong naganap? Ikukwento ko sa'yo lahat. Isang filibustero! Lakpin! Mga filibustero sila, lakpin! May nag-iisa pang filibustero, lakpin natin! Marunong maglinis, hindi pa marunong magsal. Tulungan niyo po ako ng palayas sa Basilio. Gagawin ko po kahit ano. Kahit ano? Pwede. Gagawin mo kahit ano, di ba? Ano po ginagawa niyo? Hayop! Yan ay nararapat. Si Dante na ay alila pa. Mawalang galang na po, Kapitan General. Pero sa tingin niyo po ba ay nararapat ang naikulong natin si Basilio? At bakit sa hindi? Mataas na kawani. Hindi ba dahil mapapahiya lamang kayo kung wala kayong may pakitang bilanggo sa pamahalaan? Totoo naman na iligal ang kanilang ginagawa. Di ba? Mataas na kawani. Oo, Kapitan. Ngunit si Basilio ang pinakamatalinong estudyante sa akademya. Sayang din naman ang ilang taon ng kanyang pinag-aralan sa medisina. Ngunit ginawa niya pa rin yun.
Di ko ibig na sa darating na panahoy, masubing ang Espanya inahan ng mga bansang malulupig na maliit na bayan at maniniil ng mga pulo. Nangakuha natin ang mga Pilipino ng liwanag, ngunit ginubulag natin sila sapagkat tayo'y natatakot na makita nila ang ating... Patid ko, wala kayatang planong lumiban, mataas na kawani. Ako'y liliban na. Kapag kayo'y nagkaroon ng kalayaan balang araw, ay alalahanin niyo sana ang Espanya'y may mga pusong tumitibok at nagtatanggol sa inyong karapatan. Nakaroon ka ba ng isang malaking sitwasyon? Nais ko sana, ngunit wala akong lugar para sa isang bigin. Sayang naman. Dapat kayo ang nakabili sa bahay ni Kapitan Chavo. Balita ko nga, ikakasal na si Juanito katulad na gawin. Nabalitaan ko nga rin yan. Mabuti nga lang kay Juanito siya dumakasal at hindi sa hamak na makasal si Sadani. Tapo! Tapo! Ginoong Simon! Tuloy ka! Apat na buwan na ang lumipas ng iyan, ilahad niyo sa akin ang iyong balak. Tumanggi noon at ngayon ay napag-isip na kayo ay may katwiran. Kaya nandito po ako sa inyong harap upang humingi ng sandata. Ako po ay tutulong sa simagsikan. Gamitin mo ito at ito ay makatutulong sa iyo. Lampara, Ginoo? Ang lampara ang papatay sa mga di magatwiran at walang pamamahal sa ating bayan. Paano po ito sasabo? Pagka sinilito'y mamamatay ang apoy at sa oras na iayos ang mensa, ito'y sasabo. Yan po ba ang aking gagawin? Hindi. Ikaw ang mamumuno sa ibang pangkat natin. Sa ikasyam na gabi ay sasabog na ang lampara. Kapag narinig mo ang pagputok, ay tatungo kayo sa Santa Mesa at doon mag-umpisa ang magsiko. Tuturingin niyong kaaway ang hindi kakampi sa atin lahat. Indio, Indioman, Inchik, Espanyol, lahat ng hindi kumampi sa atin ay kaaway. Opo, dito. Lahat na mamahina ay mamamatay at lahat na walang pagmamahal sa bansa ay mamatay rin. Ako'y tutuloy na, Ginoong Simon. Maghintay ka sa akin sa San Agustin. Doon tayo makikita mamaya. Napansin ko nga yun na may pinagmanakan. Famous police, so ako po eh.
Pasukin niyo ako! Ano ginagawa mo dito? Ay, bakit kayo? Wala! Pamasukin niyo ako! Hindi ka maaari! Chan! Sa wakas! Magiging malaya din sa Pilipinas! Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Mabuhay! Sagali! Halika! Bumili na tayo sa bahay na yan! Ngunit bakit? Gusto mo bang mamatay? Lasan na nila kayo sa tabog na ang bumbad na ito noob! Lahat ng tao ay mamamatay! Ang gayon! Bumiligtas ko na si Paulita! Teka lang! Merit Tekken Ferris Crisostomo Ibarra? Sino siya? Isang napakasamang biro na nagalit sa isang tao na namayapan. Ito nga ang sulat kamay niya! Ito nga ang nagdala, Ibarra! Mapatuloy tayo natin pagdiliwa. Huwag niyong pasingin ang biro yan. Ang ilaw ay dumidilim na! Dinadamdam ka ba, Ginoo? Wala. Anong ginawa mo? Mawawala rin ito. Halika, may sasabihin ako sa iyo. Thank you.
Final. Pagka... Hindi sila sasapat. Pag-uwi ng mga mamamayan, mga matatanda, mga binata at mga batang lalaki. Sa halip na 12 araw ay gawing 3, 4 o 5 taon. Pag... 1, 2, 3. Sa halip na 12 araw, gawin mo 3, 4 o 5 taon. Bawat magagawa, pagdalhin mo ng sarili nilang gamit at pagkain. She's just a girl. Balik. Alin na bro, alin na bro. Gigi play. Yara. Balalay! Ano nga ba ang sabi ng amin mo? Pinamaranan na po tungkol sa pagkakasal. Nakita ko nga ro'y mga tao hindi makadilig na sarana. Hindi kami bumibili sapagkat hindi ito kinakailangan. Babalik muna ako sa itaas. Kayo'y mag-iingat. Sunod yun na. Siya kasi ang nakapayo na magkakasalan. Kunin na ay styling mo ang aking. Ano ang may pagkagiging ko sa iyo? May mga kabataan na naghihingi ng bukod sa hindi napapanahon ang inanasa, bukod sa kahilingan, ay may ano pang saklaw sa aming kapangyarihan. Ang kahinala ay kahilingin. Paano para naman natin sa pakikilala? Sa dalawang paraan, sabi sa akin ni Padre, ako para sa inyo upang ipakakampi, tangin na. Hindi po namin hangad ang iyong naulaan ko po ang inyong ibig tularan. May turang balik pa. Pilipinas, habang tumatagal, lalong humihina. Ka! Sino ang pipiliin mo? Ang kalayaan o ang kinabukasan? Ikaw ang mamumuno sa isang pangkat. Sasalakayin niyo ang Santa Clara at ilalabas niyo si Maria Clara. Ngunit huli na kayo, Ginoo. Patay na si Maria Clara. Ka! Patay na si Maria Clara? Pa rin yun. Hindi ko ibig na sa darating na panahoy kung masubing ang isang pinahanap ng pagsang magbukit na maliit na bayan at naninigil ng mga kulong. Pinabatid ko wala kayatang plano lumiban at ang nakawanin. Ako'y liliban na. Kapag kayo'y may Nako! Balik ka! Hindi ako sinun. Bugo! Niya! Kanya makawin! Ginoo Simon! Oh my God! Ito Ginoo Simon na din! Ginoo Simon na rin! Lahat na mamahina ay mamamatay at lahat na walang pagmamahal sa bansa ay mamatay rin! Tapo? Ang lampara ang papatay sa mga di magatwiran at walang pagmamahal sa ating bayan.
sabog o sa sabog. Pagkas hindi dito'y mamamatay ang apoy. At sa oras na iayos ang mecha, ito'y sasabog. Yan po ba ang aking gagawin?